Guys, good morning ulit. Welcome sa Mavs. And ngayon naman, magtetest tayo nitong HFC VSR 11 para kay Sir Marco. Okay, so mamamali pa ako. Nasa isip ko daw. Ang dami nang nasa isip ko, guys. Tawag dito. So ito, guys, isa to sa mga i-recommend namin na sniper rifle. Bakit? Kasi TM spec to or TM compatible siya. So meaning yung mga upgrades natin aftermarket compatible siya dito or drop-in siya dito sa unit na to. So kasi pag sa sniper, guys, very important yung may mga parts aftermarket. Kasi kumbaga si TM, TM spec, yun yung marami kasi sa market eh. So, I mean, mostly naman sa inyo is familiar with TM. So, sila yung nauna. And mostly ng mga, yun nga, aftermarket upgrades, parts, spare parts is TM spec. So, itong sniper na to, isa to sa mga TM spec na meron tayo. So, out of the box, 450, around 400 to 450 FPS. Pero syempre, yun nga, very important yung may upgrades or may compatible na parts aftermarket. Okay, so test muna natin, guys. Okay, so nung nakaraan, kala namin, sira to, naka zero resist pala to. So meaning, medyo magaan siya, ikasa. Minsan, kusa siya nagbababa, ibabalik mo na lang, nakakasa na siya. Okay, teka. 390. So guys, sa sniper, pagdating sa mga sniper, guys, huwag kayo mag-turn off if ever na ganyan ang FPS niya out of the box. Kasi ang importante diyan, pinaka-importante sa VSR is TM spec siya. Okay, so ma-upgrade niya yan, guys, and in the long run mas okay siya comparing it with other sniper na undersize or walang parts aftermarket, kasi magiging ang labas nun is disposable. Yan, 392. So FPS niya is around 392 out of the box. So hop-up niya is adjustable, guys. Ito, so kasama niya sa box is the BB loader, itong thread, suppressor, and BBs. Hindi ko na makukuha kasi nasa loob. So yun, may inuha din si sir na mga scope and BB and yung pinakabad. Okay? So yun, thank you and see you sa store, guys. 10 a.m. kami to 5 p.m. today. Thank you.